Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 23, 2023. At kahapon, ayon po sa Facebook page ng Armed Forces of the Philippines, binangga po ng China Coast Guard ang dalawang barko po ng Pilipinas. Ang Philippine Coast Guard at saka yung pinumisyon po na pribadong barko ng ating Armed Forces of the Philippines para po sa RORE, yung Rotation and Resupply Mission dyan po sa Ayungin Shoal. Basahin po natin ito pong post kahapon ng Armed Forces at saka yung Statement of Condemnation na inilabas nga po ng West Philippine National Task Force for the West Philippine Sea kaugnay po ng pagbangga na yan ng China Coast Guard sa ating mga barko. Nangyari po ito alas 6 ng umaga kahapon habang sila po ay nagsasagawa ng Rotation and Resupply Mission o RORE patungo po dyan sa BRP Sierra Madre. At dahil po dyan, nagkaroon po ng damage yung isang maliit na barko ng Pilipinas. Pribadong barko po yan, inuulit natin na kinumisyon po ng ating Armed Forces of the Philippines. At ito po yung partikular na pagkondena ng ating gobyerno sa nabanggit po na insidente. Ayon po dito sa kanilang pahayag, the National Task Force for the West Philippine Sea condemns in the strongest degree the latest dangerous, irresponsible, and illegal actions of the CCG and the Chinese Maritime Militia done this morning in violation of Philippine sovereignty, sovereign rights and jurisdiction, and in utter blatant disregard of the United Nations Charter, the United Nations Convention on the Law of the Sea, Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, and relevant International Maritime Convention and the 2016 Arbitral Award. Ano po ang naging tugon dito ng China? Ano ang naging tugon ng China tungkol po dyan sa pangyayari na yan kahapon? Pero dapat po nating isipin na tayo po ang merong sovereign rights dyan po sa Ayungin Shoal. Karapatan po natin na protektahan po iyan para po sa Pilipinas at para sa bawat Pilipino. Pakinggan po natin ang naging tugon nito pong China government, particular dyan po sa ang China Coast Guard dyan po sa Ayungin Shoal. Ang Pilipinas kundi ang sarili nito sa nangyaring banggaan sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ng China na ayon sa batas ang ginawa nilang pagharang. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pinalagan ng China ang paninisi ng Pilipinas sa nangyaring banggaan ng dalawang barko sa Ayungin Shoal. Alas 6 ng umaga nitong linggo nang mangyari ang insidente habang nasa resupply mission ang isang vessel ng Armed Forces of the Philippines. Sa video ng China, makikitang kumabig pakaliwa ang vessel ng Pilipinas para maiwasan ang nakaharang na Chinese Coast Guard ship. Pero sa kwento ng China, hindi raw pinansin ng Pilipinas ang paulit-ulit nitong babala sa tinatawag nilang Renai Reef. Kaya raw nito hinarang ang mga tropa natin. Giit pa nila, illegal umanong nagdadala ng construction materials ang bansa. Sa pahayag ng AFP, ang Onaiza May 2 ay isang resupply boat na nagdadala ng pangangailangan ng mga marines na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Pagmamatigas ng China, lawful o naaayon sa batas ang... Okay, yan ang pahayag ng China, lawful o naaayon sa batas. Pero ano ba ang batayan para sabihin natin lawful ang isang bagay? Siyempre, kinikilala nito ang umiiral na batas. Ano ang dapat kilalaning batas dyan po sa South China Sea? Ang international law, ang United Nations Convention on the Law of the Sea, kung saan ang China ay isa sa pumirmang bansa dito. Nag-a-agree sila kung ano ang isinasaad ng nabanggit na UNCLOS. At isa sa mga kinikilala ng UNCLOS, ang karapatan o sovereign rights ng bansa, particular sa exclusive economic zone po nito. Ang exclusive economic zone ayon sa UNCLOS ay mula po sa dalampasigan hanggang sa 200 nautical miles na karagatan, bahagi ng karagatan. At ang sinumang bansa na meron pong sovereign rights dyan, ay siya ang dapat na nagbabantay, gumagamit ng mga living and non-living organisms katulad po ng langis, gas, mga lamang dagat. Sa pagkakataong ito, malinaw na ang Ayungin Shoal nakapasok po yan sa loob ng exclusive economic zone
ng Pilipinas at napakalayo po niyan sa China. Kaya kung legalidad po ang pag-uusapan, wala pong legal na pinangahawakan, ito pong China. Yan pong kanilang claim ay parang para lamang yan sa kanilang historical claim na tinatawag. At ang pinaghuhugutan po nila niyan, ang una nilang inilabas na 11 dash line, naging 9 dash line, at ngayon kinikilala nilang 10 dash line map, kung saan ang bahagi ng ating karagatan, ang exclusive economic zone ng Pilipinas, ay sinakop po ng nabanggit na mapa. Tuloy po natin ang pahayag po dito sa balita. Hakbanging ito ng kanilang Coast Guard dahil trespassing daw ang Pilipinas. Hindi rin daw professional at ligtas ang ginawang pagdaan ng Pilipinas. Sinadya rin daw ng Yonaiza May 2 na umatras na siyang nagdulot ng banggaan. Tingin nila, ito ang paraan ng Pilipinas para palalain ang tensyon sa pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea. Grabe ang gaslighting na ginagawa ng China, no? Pinalalabas pa nila na Pilipinas pa ngayon ang nagkamali. Paanong magkakamali ang Pilipinas kung nasa tama po tayo? Nasa panig po natin ang batas. Kaya naman ang suporta po ng international community kaugnay po niyan ay dumadagsa. Panoorin po natin ang karagdagang balita. Ibang bansa sa mapanganib na ikinilos ng China sa Ayungin Shoal, ang Amerika, muling pinanindigan ang Pilipinas at kanilang Mutual Defense Treaty. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Walang karapatan ng China na itaboy ang ating tropa. Yan ang ikiniit ni Senador Riz Ontiveros kasunod na nangyaring banggaan sa Ayungin Shoal. At mas lalong wala silang karapatan na banggain at saktan ng mga Pinoy sa sarili nating teritoryo. Si Senador Jinggoy Estrada naman iginiit na paglabag sa ating soberenya ang ginawa ng China. Tanong niya, sapat pa ba kung maghain lang ulit ang bansa ng panibagong diplomatic protest? Nakikiusap naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na respetuhin ng China ang buhay ng mga Pilipino at sumunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at Maritime Travel. So far, tatlong senador pa lamang ang very outspoken out of 24 senators sa kasalukuyan dyan po sa pangyayari na yan sa West Philippine Sea. Pero malaking bagay na po na nagsalita, ito pong Senate President po natin na si Miguel Zubiri. Ngunit ang inaabangan talaga natin na magsalita po dyan, yung mga kakampi po ng dating administrasyon na ngayon hindi po natin talaga tiyak kung ano po ang kanilang posisyon. Katulad po nitong si Ronald De La Rosa, Francis Tolentino, Robin Padilla, pinaka sikat sa lahat po dyan kasi itong dalawa na binanggit po natin at isama na natin si Senator Bongo, ngayon parang naglalaro po yan sa gitna eh. Ayaw masaling ang damdamin ng China, at the same time nagpapakita rin sila kahit paano ng pagsuporta sa kasalukuyang gobyerno sa pag-iit po natin ng karapatan dyan po sa West Philippine Sea. Pero in particular itong si Senator Robin Padilla, eh hindi po natin ito napakinggan ng pagkondena sa ginawa po ng China sa mga nakalipas na mga buwan at taon. Katulad po ng paggamit ng military grade laser, ang paggamit pambubomba po ng water cannon sa ating Philippine Coast Guard at pagkakapagsasagawa pa ng iba't ibang dangerous maneuver and unlawful conduct dyan po sa bahagi na yan ng ating karagatan. Kaya sana ang mga senador, kasama na rin po ang ating Speaker of the House na si Martin Romualdez, mapakinggan po natin ang pagkondena dito po sa ginawa ng China Coast Guard kahapon. Higit sa lahat, bago natin makalimutan, ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte, hinihiling natin na bilang ikalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa, eh dapat malaman po natin kung ano yung kanyang posisyon dyan po sa West Philippine Sea. Kaugnay din po nitong mga pinapanood po natin at pinapakinggan na balita, nais ko rin po sa inyong ipaalam na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay pinatawag ang lahat po ng security authorities sa isang command conference dyan po sa Malacanang para po pag-usapan kung ano yung mga magiging hakbangin po ng ating gobyerno sa mga susunod na panahon. Ayon po dito sa post ng Presidential Communications Office kung saan nakikita po ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos with
with Special Assistant to the President Anton Lagdameo, our Chief of Staff Romeo Browner ng Armed Forces of the Philippines, si Executive Secretary Lucas Bersamin, at mga personnel po, including our National Security Advisor Eduardo Anyo. Basahin ko po yung nakalagay po dito sa Facebook post. President Ferdinand R. Marcos Jr. called a command conference this morning with all security authorities to discuss the latest violation by China in the West Philippine Sea. He instructed the Philippine Coast Guard to conduct an investigation as mandated by international maritime laws in the events that transpired during the RORE mission to Ayungin Shoal by vessels of the China Coast Guard. The incident brought about by dangerous, illegal, and reckless maneuvers by vessels of the China Coast Guard caused damage to a Philippine vessel within our exclusive economic zone and is being taken seriously at the highest level of the government. Yan po ang action, initial action ng ating gobyerno. At kaugnay din po niyan kanina, hindi ko na lamang po ma-share sa inyo, pero nagkaroon po ng press conference or press briefing ang National Task Force for the West Philippine Sea. Tumagol po iyon ng mahigit sa isang oras kung saan inilatag po ng Department of Foreign Affairs, ng Philippine Coast Guard at ng ating Armed Forces of the Philippines yung mga impormasyon kaugnay po sa nangyaring pagbangga ng China Coast Guard sa ating mga barko kahapon. Puntahan muna natin bago po tayo dumako dito naman po sa pakikinggan natin na mga suhestyon at expertise nito pong si Professor Jay Batumbakal. Puntahan muna natin yung mga kapahayagan naman ng ibang bansa na nagbibigay po ng suporta para po sa ating bansa. Pakinggan po natin ito, mga tol. Maging ang mga kalyado ng Pilipinas, napareact kaagad sa panibagong insidente ng pambubuli ng China. Si Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa labis na nababahala sa pagiging agresibo ng China. Mariin daw na tinututulan ng Japan ang pagbabago sa status quo na sapilitan o idinaan sa puwersa. Pati ang Australia, ikinabahala ang dangerous maneuvers ng Chinese ships. Tinawag naman na unjustified ng Canada ang ginawa ng China. Wala naman daw karapatan ng China sa West Philippine Sea. Nakakabawas daw sa kaligtasan at seguridad sa rehiyon ang patuloy na pananakot at coercion ng China. Ayon naman kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, nilagay sa alanganin ng China ang buhay ng mga Pinoy na sakay ng mga barko. Nakikiisa raw sila sa kaalyado nila para protektahan ang soberenya ng Pilipinas. Kasunod dito, naglabas na rin ng pahayag ang U.S. Department of State. Kaisa raw sila ng Pilipinas laban sa pang-uusig na ito ng China. Ikinit din nilang pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal, alinsunod sa arbitral ruling ng International Tribunal. Muli rin pinanindigan ng Amerika ang Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas kung saan ipagtatanggol nito ang ating bansa sa oras na magkaroon ng armed attack sa puwersa ng Pilipinas. Yan, napakinggan po natin ha. Pero ito po yung particular na pahayag po ng US government sa pagsuporta po sa Pilipinas kaugnay po sa nangyari kahapon. Basahin po natin. The United States stands with our Philippine allies in the face of the People's Republic of China Coast Guard and Maritime Militia's dangerous and unlawful actions obstructing an October 22 Philippine resupply mission to 2nd Tomas Shoal or siyempre sa ating katawagan Ayungin Shoal in the South China Sea. By conducting dangerous maneuvers that caused collision with Philippine resupply and Coast Guard ships, the PRC Coast Guard and Maritime Militia violated international law by intentionally interfering with the Philippine vessels' exercise of high seas freedom of navigation. PRC conduct jeopardized Filipino crew member safety and impeded critically needed supplies from reaching service members stationed at the BRP Sierra Madre. Ngayon, ano ang magagawa po ng ating gobyerno sa kasalukuyan? Katulad po ng napakita ko po natin na ipakita po natin sa inyo kanina,
Pinag-uusapan na po iyan ng ating security authorities. Pero dapat malaman din po ng publiko kung ano ba yung mga suhestyon na maaari pong gawin ng Pilipinas coming from an expert. Kaya pakinggan po natin ngayon ang interview naman po nitong si Ted Pailon kanina kay Professor Jay Batumbakal. Isa po itong totoong international expert. Hindi po katulad nung pumapanig sa China na si Mr. Alan Troy Sasot na self-proclaimed IR expert lamang. Pakinggan po natin si Professor Jay Batumbakal. Morning Ted and Chacha and lahat po nakikinig. Magandang umaga po. Salamat po sa inyong panahon muli. Ano ho ang inyong masasabi muna dito po ngayon sa pinakahuling ano ho na ito, pangyayaring ito, binangga na po, no? Tinumbok na ng Chinese Coast Guard not once but twice ang ating pong supply ship mission papunta po sa Ayungin Shoal. Well, siyempre po, responsibility po talaga ng China yan kahit ano nang sabihin nila. No? Kita-kita naman dun sa video. Sila ang may kagagawan nun. Yung sa resupply vessel natin ng Navy, iniipit nila sa Coast Guard at Militia vessel yung ating barko. Habang yung sa pangalawa naman, yung ating Coast Guard vessel, naka-angkla lamang. No? So stationary siya, tapos nabangga siya. So malinaw in both instances na ang China po ang may kagagawan nun. Siya lang pong may kasalanan na nangyari itong mga insidente na ito. Ito ang kahalagahan ng transparency ng kasalukuyang gobyerno na hindi po natin nakita sa nakalipas na administrasyon. Magagalit na naman sa akin ang mga DD sheets. Kasi bakit? Sabihin na naman nila, dinadamay ko si Duterte. Ganun kasi talaga ang katotohanan. Yung pagpapahintulot nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginagawa po ng China Coast Guard, ng China government sa Pilipinas, diyan po sa West Philippine Sea particular, ang nagbigay po ng impresyon dito sa mga China Coast Guard na ito na kayan-kayanan lamang ang Pilipinas. Kaya nila ngayon patuloy na ginagawa iyan sa Pilipinas. Pero ngayon, hindi na po ganoon ang pulisiya ng ating bansa. Tayo po ay dapat manindigan. Ayon nga po dito kay Professor Jay Batumbakal, hindi tayo dapat matakot. Tuloy po natin ang pakikinig sa kanya. Opo. Pero, Attorney Jay, ano ba ang implikasyon nito ngayon? Kasi dati-rati po, blockade lamang, water cannon, mga radio challenge, pero ngayon po, as in, may bundol ng pinag-uusapan dito at nangyayari. Well, talaga pong, kumbaga, in-expect din natin na mangyayari yan dahil nga all this time, nagpo-conduct sila ng mga dangerous maneuvers, no? Laban sa atin. So, inevitable po na mangyayari nga at one point, mayroong magkakamali o mayroong, kumbaga, miscalculation at magkakaroon nga ng isang banggaan, no? So, talagang expected natin yan, no? Mabuti naman na sa ngayon yung base dun sa mga report, no, hindi naman malubha yung naging epekto, no, yung wala pa tayong report sa damage. At doon naman sa video parang tinap lang, parang nahagingan lang, no. Pero malinaw din na maari itong maging mas malubha pa dahil nga dun sa kagagawa ng China, no, sa pagpatuloy nilang paggawa nitong mga dangerous maneuvers. Pinapakita din po niyan na talagang ang China, nananadya po yan para nga takutin tayo na umalis na dun sa ating lugar. No? Yun ang observation ng isang eksperto. Ha? Sinasadya yan ng China para takutin tayo na umalis doon sa lugar. Alam naman po kasi natin na ang tanging pinangahawakan na lang natin dyan sa Ayungin Shoal, kaya hindi yan tuluyang masakop nitong China, yung BRP Sierra Madre. Iba't ibang kaparaanan na nga ginawa nila dyan . To the point na sila ay nagpakalat ng chismis na meron daw pong administrasyon na nangako na aalisin ng BRP Sierra Madre. Pero wala po iyong katotohanan. Pinabulaanan po iyon ng lahat ng mga administrasyon prior to this administration. Ano naman ang naging tugon doon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Mabilis. Sabi niya, wala siyang alam na agreement sa nakalipas na mga panahon. At kung meron man, binabawi niya po ito, naninindigan ng ating Pangulo na hindi dapat alisin ang BRP Sierra Madre dyan po sa Ayungin Shoal. Kaya naman, gagawin ngayon ng lahat, gagawin ng China ang lahat para po makuha nila, in particular yung lugar na yan,
sa pamamagitan na rin ng mga ginagawa nilang pananakot na ito o pambubuli sa ating Philippine Coast Guard or in general sa ating gobyerno. Ano ang tugon dapat dyan ng Pilipinas? Ituloy po natin ang pakikinig kay Professor Batong Bakal. So hindi tayo dapat matakot kung sakaling ang nangyari ito ngayon, no? Dapat ipakita nga natin sa China na hindi tayo aatras, no? Pag kahit pumagkaroon. Hindi tayo dapat matakot at hindi tayo dapat pumatras. Meron bang basihan ang sinasabi po nitong si Professor J. Batong Bakal? Siyempre. Yung katotohanan kasi sa mga nakalipas na panahon, pumalag ang Indonesia, pumalag ang Malaysia. Giniyera ba ng China ang Indonesia at saka Malaysia? Di ba hindi naman? Ibig sabihin, ng pleplex lamang itong China nang bubuli. Kumbaga sa away kanto, nagpapakita ito ng pag-bunot-bunot kunyari ng baril, pero hindi naman kayang iputok, wag naman sana. Pero ganun po ang ginagawa ng China. Tinatakot tayo literally para po umatras tayo dyan sa ating paninindigan sa West Philippine Sea. Katulad ng ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang inatrasan niya yan. Sinabi niya pa nga na ang 1987 Constitution is just a piece of paper, pamunas pa sa puwet, dahil ayaw niya lamang masaling yung kanyang minamahal na si Xi Jinping. Tuloy po natin ang pakikinig kay Professor Batong Bakal. Ang ganyang klaseng incident. Opo, sa ganyan pong sitwasyon, no, na talagang dumikit na sila, no, may bump po naman talaga. Kita nga din po sa video na yung pagbangga nito eh parang kumbaga batok, no. Batok lang, hindi sapak, no. Pero Attorney Jay, kapag diyan ho muna sa pangyayaring 'yan, ano na ang maaari nating gawin legally kung meron man? Well, siyempre legally, no, yung lalo na yung ginawa ng Militia BSL, dapat kumbaga sinili natin sila ng danyos, no? Kung meron mang serious damage doon sa ating mga barko. Malino kasi ang responsibility na sa kanila. Pangalawa po, dapat yung sa atin siguro dapat i-consider natin na yung mga ginagamit nating barko diyan, no, lalo na yung resupply vessel, dapat gumamit tayo ng mas matibay at mas malaki na siguro ang barko, no, dahil nga sa ginagawa nila, malaking panganib din po 'yon na baka madurog kumbaga yung ating resupply vessel, yung ano sa May 1 and 2 po, mga kahoy lang po 'yan, at traditional po 'yan na mga na batel. Habang yun sa kanila talagang gambuhala, no, at talagang design para nga mabangga, no, mabangga ng ibang barko. Ang problema lang diyan sa pagbibigay, paglalagay ng malalaking barko, baka hindi umabot doon sa BRP Sierra Madre, kasi ang reason nga kung bakit po ganyan lamang yung uri ng bapor na kinokomisyon ng ating armed forces ay dahil sumasadsad na kapag ka malaki pong ship ang gagamitin. Hindi natin alam ngayon kung paano po yan susolusyonan ng ating gobyerno, pero sinusuggestion ngayon ito pong si Professor Batong Bakal na mas malaking barko at hindi lamang mga katulad ng ganitong oldies na uri ng barko ang ipadala sa Ayungin Shoal. Tingnan natin kung ano ang magiging action po dyan ng ating gobyerno. Pero isa lamang ang katiyakan dito, mga tol. Dapat po nating tandaan ito. Huwag po tayong magpatakot. Ano? Huwag magpatakot ang Pilipinas. Tingin ko naman, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, malabong mangyari na siya ay natatakot dyan kahit sinasabihan ng mga Duterte supporter, even ng kanilang pinopoon na si Rodrigo Duterte, na weak ito pong si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi po ganun yung nakikita natin sa kanya ngayon, sapagkat siya na sinasabihang weak, siya pa ngayon ang nagtatanggol sa ating karapatan dyan po sa West Philippine Sea. Ituloy po natin ang pakikinig kay Professor Batong Bakal. So dapat siguro palitan na natin yung mga ginagamit nating mga asset dyan sa lugar para nga kung sakaling uulitin na naman nila, medyo mas may assurance tayo na hindi tayo madaling mapalubog ng mga Chinese dyan. Opo. Kapag ho ba binangga ka at may damage na malaki at lumubog po yung kinomisyon ng Philippine government na bangka, ano ho ba ang pwedeng maging
maging trigger ba ito sa ano pong sitwasyon na nakababahala? Well, siyempre po nakakabahala basta nagkaroon ng injury, no, at or possibly even death, no. Yan responsibility talaga yan ng negligent party, and in this case, no, ang China po yan dahil sila po ang gumagawa nitong mga dangerous maneuvers. Bali po, meron naman tayong mutual defense treaty, pero ito po ay hindi po ito yung issue ng triggering the treaty, no, dahil yung treaty po ay in effect naman eh. So walang katanungan na ito ay applicable, no. Ang dapat ngayong mangyari ay pag-usapan natin ang nating treaty ally, kaya yung US, kung ano magiging proportional response diyan sa mga ganyang klaseng insidente, no. At yung response na yon, hindi naman necessarily na bakbakan yon, maaari din yun mga economic, mga diplomatic and other sanctions and other responses, kasi nga kailangan proportionate naman yung magiging sagot natin. So proportional response, yun po yung terminong ginamit ni Prof. Batong Bakal. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi kinakailangan banggain din natin ang China Coast Guard. Hindi kinakailangan makipagyera po tayo. Ang sinusuggestion niya, may mga kaparaanan katulad po ng security cooperations. Ang mga bansa, manawagan po tayo sa international community na iban ito pong pakikipag-ugnayan sa China Coast Guard pagdating sa security cooperations at iba pang mga bagay na maaaring mag-pressure dito po sa China government para po tigilan nila yung ginagawa po natin, ginagawa po nila dyan po sa West Philippine Sea. Bakit po nito sinasabing proportional dapat ang response ng Pilipinas? Kasi ayaw po natin ng giyera, mga tol. Hindi po natin kayang makipag-giyera. Huwag tayong maging matapang masyado, pero hindi tayo dapat maging duwag. Ganun pa man, ang pag-gigiit po ng karapatan natin ay maipapakita natin kung tayo po ay lumalaban sa tamang kaparaanan. Sabi nga, pwede po natin yung erase sa international court at magsampa ng kaso para humingi ng danyos. Kung meron mang malaki talagang danyos doon po sa naganap, nabanggaan na yan o napagbangga kahapon ng China Coast Guard sa mga barko po ng Pilipinas. At siyempre, ang pinaka best way kasi talaga rito, yung tamang impormasyon sa publiko. Kaya sabi nga po ni Commodore Tariela kanina doon sa press conference ng National Task Force for the West Philippine Sea, pinapasalamatan niya ang mga media personnel sa kanilang matapang na pag-cover doon po sa pangyayari. Kasi makikita po natin doon sa pinresenta kanina sa press briefing na yung mga cameraman po ng mga news media entity talagang lumapit po doon sa pinakadulo ng barko at tinutok yung kanilang mga kamera habang pabangga na po yung China Coast Guard sa barko po ng Pilipinas. Halos mabuwal pa nga yung sa pagkakatayo yung isang cameraman, ganun kalakas yung pagbangga ng China sa ating barko. Yang mga ganyang aksyon ng ating kapwa Pilipino ang kinakailangan para po maging aware po ang bawat Pilipino, ang publiko, higit sa lahat, ang international community sa mga pambubuli na ginagawa po nila dyan po sa West Philippine Sea. Kasi ito lamang ang tanging kaparaanan. Hindi natin talaga kaya, we must admit na hindi natin kaya ang China pagdating po sa military capabilities. Dudurugin po tayo nito. Pero kapag ka nagsama-sama po ang international community, nakuha po natin ang suporta ng lahat ng mga bansa or majority man dito, sigurado hindi po gagawa ng hindi maganda ito pong China sa hinaharap. Ano po ba ang masasabi ninyo dito po sa pangyayari na yan kahapon sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal? Paki-comment nyo naman po dyan. At ano din po ang inyong mga sentimiento at opinion sa mga namumuno po sa ating bayan. Kung yung iba talagang hayagan sa pagsasalita, meron din naman na talagang tahimik lamang po dito, at sana mapakinggan din natin ito pong dating Pangulong Rodrigo Duterte na maingay sa ibang mga issue, pero tahimik kapag ka ang issue sa West Philippine Sea ang pinag-uusapan.